Okay, so we are done with the discussion of diesel cycle. What better way for us to understand it is to solve problems about diesel cycle, di ba? So I have prepared 1, 2, 3, 7 problems. Pakita ko muna sa inyo kung ano yun. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So iba dyan, mahabang problems. I will try to solve as many problems as I can. So, itong una, completos recados. Ano ibig ko sabihin? Itong unang problem is, nandito na lahat ng inahanap. Okay? Dito lahat ang hahanapin mo. So, the problem goes like this. Okay? Problem number one. At the beginning of the compression, so ibig sabihin, the beginning of the compression, saan ka ba nagko-compress dyan? At points what? Siyempre, ang compression mo will happen from maximum point to the minimum point of the volume. Ibig sabihin, from top dead center to the bottom dead center or from the bottom dead center to the top dead center. Okay? Kukompress niya, alin dun. Okay? Now, excuse me. An ideal diesel cycle, sinabi ideal ha, ideal ibig sabihin dyan, no losses at all. Okay? Perfectly working yung machine. Using air, has a pressure of 15 psia, so that is the initial pressure. We say this is, okay. Yan, meron tayong initial pressure of 15 psia, a temperature of 75 degrees Fahrenheit, and a specific volume of 13.2 cubic feet per pound. Okay, listan natin. So we are given here P1. And that is how much? P1 is 15 PSIA, absolute. Ah. Tapos meron kang T1, that is 75 degrees Fahrenheit. Gawin mo nang parati mong ano yan, ah, kaugalian na gawin na siyang absolute. So 75 plus 460 para gawin mong run kind. 75 plus 460, that is 535. Hindi ako nagkakamali. 535 ba? Check natin para maging round kind. 460 plus 75. Yan, 535. 535 degree round kind. And then specific volume, maliit na volume. 1, that is 13.2 feet cube per pound. Ibig sabihin, this is the maximum volume nung cylinder mo. And then, the compression ratio of 15. Ano ibig sabihin sa compression ratio? That is RK. 15. And heat addition, QA. 352 BTU per pound. Specific to, ah. Calculate the following. A, the temperatures and pressures at the end of the compression and at the end of the heat addition and at the end of the expansion. The heat reject, the network thermal efficiency na nagbigay dito ng isa pang scenario. The horsepower developed by an ideal engine operating on diesel cycle using 0.5 pound per second of air. Now, ito naman, thermal efficiency of the cycle having the same initial conditions of end compression ratio but with constant pressure heat addition, nag-iba na yung QA mo. Okay? Constant pressure heat addition. So, what better way for us to solve is to use the diagram, PV diagram. Where at this point, this is the compression top dead center, TDC, and then ito yung bottom dead center. Top dead center. Sorry. This is the bottom dead center. This is the top dead center. Ibig sabihin, yung cylinder mo dito, compressed na, at ito na lang yung clearance. Bad na dito. Okay? Pag ganun yung motion niya. Kapag magko-compress, going there. Kapag mag-expand, going here. Now, for compression. Okay? This
is the beginning of the compression. This is the end of the compression. Now, where is the maximum temperature of the system and then the maximum pressure of the system? Andito siya. This is the maximum temperature of combustion. Alam na natin. So, from point 1 to point 2, that is isentropic condition. Okay? Isentropic compression. Now, binigyan tayo ng RK. Okay? Binigyan na ba tayo ng RK dyan? Tama ba yung problem? 15, para may kulang dito. And heat addition of. Okay. Mm-hmm. May kulang. Mm-hmm. 13, specific volume of. For a compression ratio, hindi to compression ratio. Of, hindi siya 15, ha? The compression ratio is 7.5. Ayan. 7.5. Yun yung compression ratio niya. 7.5. Yun yung nakalagay sa problem. Okay? Let us correct that. 7.5. And heat addition of 352. Ayan. Pwede na. So, pwede na nating ma-solve si V2. Diba, yung solve natin. 1, 2. Alamin muna natin yung conditions na dito. So, meron ba tayong pressure to dyan? Wala. Meron tayong V2. Okay. So, from RK, diba RK is equal to maximum volume to the minimum volume. V1 over V2. Nakahanapin natin si V2. Therefore, V2 is equal to V1, divide natin yung RK, 7.5 divide by V1, which is 13 point. Excuse me. 2. Ano magiging unit ng V2? Baliktad pala. Pardon me. So, this will become V2 over V. V2 is equal to V1 over RK. So, 13.2 divided by 7.5. What will be the resulting volume? So, volume 2. Dapat greater yung volume 1 kaysa volume 2. That will be 13.2 divided by 7.5. The answer will be 1.76. 1.76 cubic foot per pound. Okay, meron na tayong V2. Mahanap na natin si isentropic naman yan, di ba? Mahanap na natin si P2. P2 over P1 multiplied to raised to K minus 1 over K. Ito, air standard naman to. Equal to RK raised to K minus 1 equal to yung temperature, maximum ulit, okay, T2 over T1. Yan. Mahanap natin si T2. Okay, bilugan ko to. Si T2. Mahanap ko rin si P2. Unahin ko muna si T2. T2 is equal to yung T1 mo. Okay? T1 multiplied to RK raised to K minus 1 equal to, yung T1 mo, kunin mo dito, lagi naka-absolute. That is 535 degree Rankine. 535 multiplied to RK, which is 7.5 raised to 1.4 minus 1. Ano maging answer mo dyan? So, 535 times 7.5 raised to 1.4 minus 1 is 0.4. Okay? Equal to 1197.
Gawin ko na lang 2 decimal places ha, pero pag kayo nag-i-exam, that is 4 parate. 1197.78 degree Rankine. Pwede na to ha, for showing lang naman eh. Okay? For showing purposes only. So, P2. Paano natin masasolve si P2? Ay lang yan. P2 over P1 raised to K minus 1 over K equal to RK raised to K minus 1. Okay. So, 15 PSIA, how will be solved P2? Very basic na yan pag P2. Ngayon, ang gawin mo, input mo na lang sa calculator. Pero pwede naman to algebraically. Okay, isu-shortcut ko na lang. Gamitan natin algebra. Pero pag nagmamadali ka, kung wari, board exam, gamitan mo na lang ng ShipSolve. Pero kung gusto nyo, gamitan natin algebra, okay lang ba? Ha? Gamitan natin algebra. Pwede. So, ganito. So, 1.4, ito muna unahin mo ha. Ito, 1.4. Diba ito? 1.4 minus 1 over 1.4. Ito, 1.4. Ay, kung wari, hindi mo alam kung paano magka-calculate eh. Medyo mahina ka dyan. Okay? Tignan mo ito nasa taas. So, 1.4 minus 1 is 0.4 divided by 1.4. Okay na yun. 0.4 over 1.4 ln. Kunin mo na yung logarithm niya, ha? Ln, natural logarithm, nung P2 over P1. Tapos, equal to yung 0.4 ln, tapos yung RK. May value ka naman ng RK. So, ito. Kunin mo yung value nito. Set aside mo muna. So, 0.4 over 1.4 tapos ln nung hinahanap mo kasi si P2 over P1. What is P1? That is 15. Okay? Equal to, kunin mo yung value nito. This is 7.5. Okay, calculate mo na yan. Pwede na yan. 0.4, natural logarithm ng 7.5. Kunin mo yung buong value ha. Huwag ka muna mag-round off. So, i-store natin tong value nito kay A. Okay, yung value nito, store natin kay A. Ano ba yung value niya? Yung value niya dyan is 0.80596120.82. Store natin yung value nyo kay A. Okay, store na yan. The value is in A. Now, anong gagawin natin dito para matanggal natin si loan? O erase natin to both sides by what? E. Para nandito siya. Tapos E. Para matanggal yung natural logarithm. Hindi pala muna. Huwag muna. I-divide na lang natin to. Cross-multiply ko na lang. Okay? So, ln of, tanggalin muna natin yun nandito sa tabi. P2 over 15. So, equal to A divided by, nakalimutan ko yun nandito. 0.4 multiplied to 1.4. Yan na yun, ha? And then, erase natin both sides by E. Kuhanin natin yung value nito. So, shift E raised to 1.4 divided by, 0.4, tapos i-multiply natin kay alpha A. The value will be, store naman natin to kay B. Ano naging value nito? The value is 16.79135598. Store natin yung value niya kay B. Okay. So, E, tanggal na to, maiging P2 over 15 equal to B. Ngayon, gawin na natin to. P2 will be equal to 15B. What will be the value of P2? So, P2 is 15 alpha B. Yun, nakastore na value kay B. So, that will be 251.87.
251.87 PSIA. Ganun lang po mag-algebra niyan. Pero kung gusto nyo, ganito. Turo ako naman kayo sa calculator, ha? Para mabilis ang proseso. So, this will become... Yan. Yan. So, this will be... Gawin mo na lang alpha x over 15 raised to... simplify mo na kagad yung dito. Kung saan siya naka-raise. So, 0.4 divided by 1.4. 1.4. Equate mo siya. Alpha equal to RK 7.5, di ba? 7.5. Naka-raise siya ng 1.4 minus 1 is 0.4. Tapos, shift, solve. Medyo matagal nga lang talaga ang labas ng answer niyan. So, 251 pa rin. Okay. It took you a matter of seconds to solve it using shift solve. Pero pagdating ng solving at academically, hindi kayo pwedeng mag-solve ng shift solve. Okay? That is for board exam purposes only. Ito pa rin ang gagamitin yung algebraic solving niya. Now, okay, meron tayong given dyan na QA. Okay, check natin yung QA. Saan ba papasok yung QA? Excuse me. Saan ba papasok yung QA dyan? Di ba dito? Anong process yan? Yung mass, CV, constant volume ba yan? No. That is constant pressure, MCP delta T. Yung highest temperature, which is T3 minus T2. Meron ka na bang T3 and T2? Yes, meron tayong T2. Yung T3, wala pa. Yun ang kukunin natin dito sa QA. Given yung QA, masasolve natin si T3. Okay, sulat natin. From QA, we will get T3. Yan. So, equate natin, QA. Specific naman yan eh, di ba? Specific. So, maliit na Q yan. Dapat. Q, bale, CP, T3 minus T2. Masasolve natin si T3. Okay, divide both sides by CP. So, QA, over CP equal to T3 minus T2. So, hanapin na si T3. T3 will become QA over CP plus T2. Solving na. Solve natin dito. So, T3 is equal to, ilan ba binigay sa'yo na QA dyan? That is 352. 352 BTU per pound. Divide by CP of air. What is the CP of air? Oh, tandaan nyo. CP of air. Kapag English unit. Sige nga, ano? 0.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 
Diesel ba? What is the CP of air? That is 0.24. CB ang naaalala nyo, ha? Oh, CP of air 0.24 BTU per pound degree Rankine. Ang naaalala nyo is 0.71. Yun ang CB, ha? This is CP. Pinag-uusapan natin, constant pressure. Specific at constant pressure, BTU per pound degree Rankine. Plus, anong temperature nung 2? What is the temperature at 2? That is 1197.78 degree Rankine. Makancel si BTU. BTU pound, pound aakit si Rankine. O, di Rankine din ang lalabas dyan. T3 will be equal to. So, 352.24 plus 1197.78.
T3 is huh? 2664.45 degree Rankine. Yan yung maximum temperature mo. Hey, nahanap na ba natin? So, temperatures and pressures at the end of compression. So, check. Solve na natin to. Temperature, pressure at the end of compression. P2 and T2. And at the end of heat addition. So, P3 na lang ang hanapin natin. So, T3. Meron ba tayong P3? Yung P3 natin is equal to P2. O, P2 is equal to P3. Okay? Sabihin natin dito, P2 is equal to P3. Equal to, asan yung P2 dyan? Ayun, no, 251.87. 251.87 PSIA. Ayan. Yung volume 3, paano natin mahanap? Meron tayong T3, meron tayong P3. Ibig sabihin, dalawa na nakuha natin. We use ideal gas equation, PVMRT. Problema, wala tayong mass, ha? Specific lang yan. So, makuha natin volume V3 is equal to MRT over P. Kaya lang, specific lang to. O, di gawin natin ganito. V3 over M equal to RT over P. What is R ng air? 53.34. Okay, hindi na tayo kakasya dyan. Dahil sa baba, V3, specific na to ha, equal to RT 53.34 feet pound per pound degree Rankine. Yung temperature na given sa atin, what is the temperature? 2664.45 degree Rankine. Divide by the pressure. 251.87 pound per inch squared. Ngayon, pag nakakita kayo nito, okay, naka-feet, dapat cubic foot yan, i-multiply nyo kagad to ng ano, 144 inch squared over feet squared, per feet squared. Okay? Yan yung conversion factor niya. Parate, para magkaroon ka ng feet cube dito. Yan natin, cancel to si inch squared, nasa baba. Okay? Si pound, pound, ay, mali pala. Pound and then pound. Yung feet natira, yung feet squared natira, yung Rankine natanggal. Ilan yung V3 mo ngayon? Dapat mas mababa yan sa 1 pero mas mataas kaysa sa 2. So, that will be 53.34 times 2664.45 over 251.87 times 144. Okay. Dapat 391. Mas mataas ba siya sa 1? Or mas mababa sa 1? Okay. Mas mataas siya sa 2, pero mas mataas pa rin ng 1. Correct yan. That is 3.92. Excuse me. Feet cube per pound. Okay, V3. Okay na. Pasolve natin dyan. Ano ba mga inaanap? Check. Rate rejected. Okay. Wala pa tayong napin natin yung point three to four. Okay. Wala tayo nito. So, meron tayong again, V3, P3, saka T3. We can say that sa point na to, isentropic expansion to, ha? So, anong babasihan natin dito? Yung maximum volume, tsaka yung minimum volume. Meron na tayo. Meron tayong V4. V4 kasi is equal to V1. That is 13.2. Feet cube per pound. Yan. Meron lang tayo nito. And solve natin si T4 and T3. T4 divide by T3 is equal to V3 over V4. Bakit, sir? Ba't ganyan? Pwede mo naman balik na rin yan eh. Okay lang yun.
minus 1. Solve muna natin si T4. Okay. T4 is equal to T3 multiplied to V3 over V4. So, itong T3 natin, nasaan dyan? 2664.45 degree Rankine multiplied to raised to K minus 1 pala to. V3, ano yung V3 mo dyan? 3.92 divided by 13.2. Cancel mo ng units. Raised to 1.4 minus 1. Dapat yung T4 mo is mas mababa sa T3 mo, but greater than T1. Ilang naman yung mga points na titignan mo dyan? So, 2664.45 multiply natin ng 3.92 divided by 13.2 raised to 1.4 minus 1.4 na lang. Okay. 1639.43 degree Rankine. Okay. Meron na tayong T4. V4, meron na tayo. Masosolve na natin si P4. Paano, sir? O, dito. Ayan o. P4 is equal to MRT over V4. T4. Dito, T3. Ayan o. T3, P3. Very basic yan. So, ito, specific to. Specific volume to. Baba ko na yung M. Okay? So, P4. R, 53.34 pound foot per pound degree Rankine. Yung T4 is 1639.43 degree Rankine divide by V4 na specific that is equal to 13.2 feet cube per pound. Multiply ko na kagad to. Nung ano, conversion factor naman niya. So, 144 inch squared per feet squared. Ayan. Cancel natin yung same units. So, feet, feet, feet. Wala na tira. Yung pound and then pound. Yung Rankine and Rankine. Ang tira is pound per inch squared or PSI. Okay. Kuhan natin yung unit. So, 53.34 times 1639.43 divided by 13.2 times 144. Okay. The answer is 46.01 PSI. Ayan. So, check mo sa diagram. Mas mataas nga siya sa 1. Pero mas mababa dapat sa 2. Okay? Meron na tayong lahat ng parameters. Anong hinahanap dyan? Hanapin natin si heat rejected. Pero ako, mas prefer ko hanapin ko na si RC and RE. Note, hanapin natin lahat ng find RC and RE. So, saan natin mahanap si RC? Again, going back. Tingnan nyo dito, nasaan ba si RC? Si RC, mahanap niyan. Yung cut-off ratio between V3 and V2, tapos V4 and V3 or V1 over V3 yung RE. Okay? Ito na yung RE. So, RE, R3 tuloy, RE is equal to V1 over V3. Yung RC nyo is equal to V2 and V3. V3 divided by V2.
Check nyo doon. Dapat yung maximum volume. Makikita nyo naman dito yan eh. Sa diagram mo. Check mo parati yung diagram. Okay? Yan. Yung V1 over V2, yan yung RK. Yung cutoff, that is 2 and 3. Hanapin nyo yung mas mataas na volume. Mas mataas nga naman yung volume ni 3 kaysa kay 2. Tapos, yung kay 1 and 3. So, dito yung sa cutoff. Ito, yung part na to, cutoff yan. Yan. Expansion pala, RE. Ito yung sa cutoff. RC. Yung RK buo. Yan. Bottom dead hanggang top dead. Okay? Ganun yun. So, V1. Ano ba yung V1 mo dyan? RE. V1 is 13.2. Yung V3, mahanap mo dyan 3.90 plus 92. 3.92. Tama ba? V3 ba yun? Tama. Tapos yung RC, V3, 3.92 divided by V2. Yung V2 is 1.76. Tama. 1.76. So, RE is equal to 13.2 and 13.2 divided by 3.92. Parang nasa 4. And 3.37. 3.37. RC. 3.92. Parang nasa 1 point something. 3.92. 1.76. Hindi, parang nasa 2. And 2.23. Okay, yan na yung mga values ng RC and RE. So, ano nga hanapin pa natin dyan? Nahanap na natin, heat reject. Okay, heat reject. QR. Saan man gagaling yung QR mo? Dito sa 4N1. QR. Find QR. QR. Pali CV, constant volume, T4 minus T1. Anong constant volume ng air? 0.171 BTU per pound. Degree Rankine. Solve na natin. 0.171 BTU per pound. Degree Rankine. Multiplied to T4, which is, we solved that a while ago. T4, ayun, 1639.43. 1639.43 minus T1 is 535. Degree Rankine. Okay. So, we can now solve for the value 0.171 multiplied to 1639.43 minus 535. The answer is 188.86 BTU per pound. Very basic. You are. So, work net na. Solve natin si QR. Work net. That is QA minus QR. 352 minus 188.86. Ang unit is BTU per pound. Minus ko na lang dito, 352. Tanggalin mo lang yung negative. Oh, that is 163.142 BTU per pound. May tinatanong pa ba? So, ito. Check. 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 Network. Check. Thermal efficiency. Work net over QA na lang yun. Diba? O, thermal efficiency. Efficiency ng thermal. O. Work net over QA. O, 163
0.142 divided by QA352 times 100%. Divide ko na lang to. And 352 times 100. The answer is 46.33. 46.35 pala percent. Very basic. Next. Anong tanong dyan? Thermal, okay na. Horsepower developed by an ideal engine operating on diesel cycle using. So, itong horsepower developed, ibig sabihin the work net to. Work net of the cycle. So, work net multiplied 2.5. Horsepower capacity. Work net. That is M times yung work na maliit. Equal to 0.5 pound per second multiplied to 163.142 BTU per pound. Kaya lang naka-horsepower yan, okay? BTU per second, gawin mong minute. Yun ang alam natin eh. So, second, 60 seconds in 1 minute. O, ilang horsepower ba? 4 BTU. Multiply mo. So, you have 1 HP in every 42.4 BTU per minute. Check nyo inyong mga notes. Kung tama ba yung kanyang unit. Okay? Yung conversion unit niya. So, BTU cancel, minute, seconds, pounds, seconds. So, the answer will be ilan? So, that will be 0.5 times 163.142 times 60 divided by 42.4. Ilang HP yan? So, 115 HP. 115.43 HP. Now, I will pend, yan, i-hold ko itong isa. Ito, yung thermal efficiency of the cycle using the same initial conditions and compression ratio. But with constant pressure, ibig sabihin, isosolve natin siya pabalik. The same lang naman yun. Babaguhin mo lang dito yung QA. Okay? Same lang na process. Ahaba ulit yan. Okay? Kaya ito yung practice problem na in-introduce ko sa inyo. So, igagawin ko dito, this will be reserve na lang. Nasolba. Reserve. Another practice to eh. Kasi ito, QA, simula ka ulit dito saan? Nasaan yung ginamit yung QA mo dyan? Yung paghanap ng T3 hanggang paghanap mo ng T3, T4, and P4. Yung V4, kaya mo na mahanap yun kasi V1 is equal to V4. Na magbabago yun. Ano magbabago dito? Yung entire process ng work net, ET, and then yung paghanap ng horsepower. Yun lang yun. Okay? That will be all for yung problem number 1. Let me take a break.